Mammers, welcome sa kusina ni Inday Gigi. For today's video, ang akin pong i-share ay kung paano ako magluto ng swam na mais or ginisang mais, ginulay na mais, kahit ano po gusto niyo itawag pwede. Okay, ito ang ating ingredients. Meron tayong 1 heads na garlic, minince ko lang, 2 medium size ng ating onion chop. Tsaka ayan, damihan niyo yung sining panigang, mas masarap kahit ilang ilagay niyo. Pwede. Mga 1 tablespoon na fish sauce, 2 tablespoon na shrimp paste, 1 piece ng pork cubes, kahit anong gusto nyong brand, pwede. At saka half teaspoon na rock salt, half kilogram na pork liempo, siya po ay ipinirito ko na kanina. Nilalambutan ko lang sa water and then matuyo, pinirito muna siya. At eto po yung 2 kilogram natin na corn na ginagad at in slice. Okay? At ito pong pinagagadan, huwag itatapon. Yan yung ipangsasabaw natin, hugasan natin. At meron akong, syempre, spinach. Hinarvest ko sa aking garden. Ito yung aking pot na pinagprituhan ko kanina ng ating pork liempo. Kaya po, ayan na yung pots na na-render ng ating pork liempo. Yan na po ako magigisa para mas malasa. Ano ba naman? Nakikisali naman itong mga iren. Mag-skay dyan. Lagay nyo lang yung inyong garlic. Yan. Mas masarap po kasi kung ang gagamitin ninyong oil sa ating swam na mais. Swam na mais or ginisang mais, ginulay na mais. Yung pinag-extra ka ng ating pork liempo, pinagmantikaan. Mas malasa po. Maamoy na siya. O lagay na natin ang ating ano. 2 pieces na medium size ng ating onion na binigay ni Paring Edwin Bulanadi. Salamat sa iyo. Paring Edwin Bulanadi. Taon-taon niya, binibigyan niya kami ng isang buriking red onion. Napakabait. Oh, pwede mo na ngayon dyan ilagay yung ating 2 tablespoon na shrimp paste. Oh, kung ayaw niyo naman gumamit ng shrimp paste, allergic kayo, sabihin nyo, ay, allergic ako sa shrimp paste eh. Di mo gumamit kayo ng fish sauce. Oh, lalagay ko na din po yung fish sauce ko ah. 1 tablespoon po yan. Ang alat naman eh, kamagluto ni Inday. Oh, ilagay nyo na rin po yung ating sinrito na pork. And then, ilalagay ko na yung ating mais na ginagdag ng aking anak. Ayan, siyempre, bago nyo sabawan, iintay nyo maluto yung mais. So, magpahalo lang kayo ng halo, kahit na mahirap, talagang pagsasagaan yung maghalo. Kung gusto nyo naman po na yung pork ninyo ay crispy pa, pwede itatapinis nyo lang sa munggo nyo yan, mama. Ay, sa munggo, sa mais nyo mamaya. Pwede rin yung ganun. Eh ako, since gusto ko yung isinasabay para lumasa pa po siya ng todo dun sa pinaka-mais. Kaya ako siya isinasabay. Ayan, intayin nyo lang na halu-haluin ni Indayan ng mga siguro 5 minutes. Halu-halo hanggang sa makikita mo na hindi naluto na talaga. Tingnan nyo, unti-unti na siya nagbabago. Ngayon na white yan, di po ba? Kailangan lutuin mo muna siya ng todo before mo ilagay yung pinakasabaw. Yung sabaw niya po, yung pinaghugasan ito. Ito, sinala ko na, inano ko na. Yan yung ipasasabaw natin na unti-unti habang niluluto natin yung ating mais. Swam mais. Yan. Pwede na natin unti-unti ngayon dahil luto na yung mais. Nakita niyo naman, oh. Wala na yung whiteness niya. Eh, pwede na natin siya unti-unting lagyan ng water na pinaghugasan ng ating yung pinakabunot ng mais. Yung matawag sa ganyan. Tagal yan. Siguro mga... Kasi pag di mo hinalo, maninikit naman yan sa ilalim. O, nakita nyo, may 1 liter na yung sinabaw ko na yon. Mag-a-add pa tayo dyan. Pero wag muna natin i-add. Nya-nya pa na unti. Ayaan lang na. Para mabilis kong maluto yung mais. Wag sobrang dami agad ng water. Habang hinahalo ni Inday, shout out niya si Boss Rael Del Mundo, si Ate Julie San Pedro, Julie Gonzales,
si Joy Gamay. Shout out sa inyo, sa mga nag-share ng aking mga videos, mga vlog. Salamat po at may 1K na po ang kusina ni Inday GG. Follow nyo rin ang ating Facebook page at ang TikTok. Kay... ano pangalan ni Kinognog mo? Socorro Gabriel! Ha? Like ng like sa TikTok ko yan. Heart ng heart. O, kita nyo naman ha. Ayan, tsaga-tsaga. Nakita nyo, wala na yung water again ha. Saka nyo uli lalagyan niya ng agan. Ayan, lagyan niyo po siya uli. O, yung katas mismo nung pinagbunutan, nung pinag-anuhan. Diba? Bilis-bilis niya kasing mawala ng sabaw. Pero kung bibiglain mo naman, eh, matagal. So, unti-unti. Kangat ano eh, patience is a virtue eh. Nakita niyo po ba yung face ko? Look at my face. O. Oh. Diba? Diyos ko. Pupunasan ni Inday yan. Ganyan kahirap magluto. Hindi yung pwede tutok yung electric pa, maano yung apoy, masisira, mamamatay. Ito pala na sabi sa inyo, no? Lalagyan po yan ng pepper. Lagyan ko na nga ng pepper. Brown black pepper po. Lagyan niyo po siya. Kung may white, white. Kung may black, black. Kalimutan ko sabihin. I-add sa aking ingredient. Mga half teaspoon. Pwede na yon sa 2 kilos na... Ayan. Para may anghang-anghang. Kahit lagyan nyo pa siya ng siling panigang. Masarap pa din yung may pepper. Pwede ko na din ilagay dyan yung ating 4 cubes. Yung salt later na. Titikman ko pa yan mamaya eh. Kung gano'ng kadami salt yung ilalagay. May galunggong ako na nabili. Yung maliliit lang daw na lalaking galunggong. Ang sarap kasi yun. Nilagyan ko lang ng salt at onting seasoning. Iprito ko lang siya. Masarap ka partner niya. Ng ginulay na mais ni Inday GG. Diba? Habang kayo po ay naghahalamas, kumikending din ganyan. diba? Ayan. Kikending ka na ganyan. Sa iyo ang siya ng ganyan. Masarap lalo yan. Kung marami naman kayong sahog, yung kalahati na itinrining nyo kanina, itabi nyo, set aside nyo para pagka mamaya, pinicturan mo naman yan o ihahain mo na, ipapato mo lang sa iyo. Tingnan nyo ha, nakakailan na si Inday ng tubig na inilalagay. Lalagay na naman tayo kasi medyo hilaw pa yung mais na yan. Halo uli! Itikman ko po kung luto na yung mais. Tumuli eh. Lalagay ko na po yung half teaspoon nating salt. Yan. At tamang-tama na po nun. Shout out natin si Kumarin Basha. Nag-a-outing sila ngayon. Enjoy your trip. Sarap nito, ginulay na mais, promise. Kahit di na ako mag-rice, ito lang po kakainin ko. Kasi carbohydrate pa yan. Tingnan ko ulit kung luto na. Hindi pa po. Maano-ano pa eh. Maganit-ganit pa po. Ang ating mais, maganit-ganit na. Boom! Galunggong! Ayan, tapos tatala-talamsikan na kung gano'n. Eh. Ayan. Ayan. Masyado talamsik. Ganun talaga. Ang nagluluto. Natatalamsikan. Ito na mauloy natin kung lupunin na is. Ganun talaga. Mapaso pa. Tikim ng tikim. Kailangan po yun. Eh.
Makunat-kunat na. Yung pong mais ko, yung iba, in-slice ko lang para may bits. Pag hinunguya mo siya, may kunat kang mararamdaman. Hindi ko po sa lahat ginagad. Hindi po lahat-lahat ginagad. In-slice ko yung iba. Para po may bits siya ng unti na ganyan. Oh. Ayan, nakita yung may buo-buo. Pag medyo mura yung mais, ganun ang gagawin. Sarap na niya. Makunat na. Lalagyan ko na lang po ngayon niya ng sugar. Pero ang tamis ng mais, ha? Parang hindi na ata kailangan lagyan ng sugar kasi talagang manamis-namis na po siya. Huwag na niyong lagyan. Pag kumbigan man kayo ano sa sugar. Oh, nilagyan na ni Inday ang siling panigang, ha? Ayan, ha? Oh, ilan yung gusto niyo, gawin niyo. Tapos, ang ending na lang yan, ito. Yung ating spinach na aking hinarvest kanina sa aking bakuran. Yan yung ending na ilalagay mo sa huli. Luto na ang ating ginulay na mais. Eh, saktong-sakto na po'y lasa. Kumbaga sa kwan, pakukunatin na lang ni Inday. Kasi yung mais masarap pagka luton-luto talaga siya. Yung alam mo yung makunat na makunat. Eh ano ba namang maghalo ka ng 20 minutos? Ano? Kung ikaw naman ay masisihan habang kinakain mo. And then, sa ilang minuto pa nating paghahalo yun, siguro mga 5 minutes, eh, yung sili natin, lalasa na. Mas lalong matitikman na natin yung lasa. Sarap. Okay, lagyan na natin ang ating spinach. Ayan. Ang kaya naman ninyo ilalagay ninyo, kung, may sinasama ko po yun, no? Yung sungot ng spinach, ng dilbilona. Ang mismo pinaka-ano. Magtutubig pa yan eh, pag nilagay natin yung spinach. Ay, kabayo. Ay, sorry. Umiti lang sick. Okay, tingnan nyo naman, no? Ganda, oh. Look at my, suwang mais, or ginulay na mais, ginisang mais, kung ano po ang tawag sa lugar ninyo. I-comment nyo naman po sa aking, comment section. Ako po ay nasa Nueva Ecija. Ang tawag ko po dito talaga ay ginisang mais, ginulay na mais. Ganyan. Sa inyo po ba, ano tawag? Ayan, oh. Smiyo marimal. Pakasarap. What do you think? Dadagdagan pa ba natin ang spinach? Dadagdagan pa natin, oh. Lagay natin yung ano, pinakatangkol. Pwede ko pa pong iluto ito, another recipe ang spinach na yan. Dami. Lalagyan ko po ng ano, sardinas. Masarap, master. Master sardines. Ayan, no? Napakalapot na. Tingnan nyo naman yung consistency ng aking mais kung gaano kalapot. O, look naman. O, diba? Luto na yan. Magpapaluto na lang dyan sa spinach na yan yung mismong init ng ating mais. O, paano pa? Mario, sir, napakasarap. Napakasarap, promise. Hindi ako nagbibiro. Hindi nagbibiro ang Inday. Nalaga siyempre ng sahog. Kitikin niya. Ay. Sa ispon ko, nawawala. Yung nagluto ka na naman eh, sulit na naman. Sulit na naman dahil kasi ang delicious ng dish na to. Woo! Mainit to, ingat. Napakasarap po. Oh. Paano pa? Lutuin nyo na to sa inyong kusina kasi talaga namang napakasarap po. Kahit di kayo mag-rice, ito lang. Okay na. Yung dinamnam ng baboy, yung doon ko siya pinirito sa pinagkatasan ng baboy, yung pinagmantikaan, masarap. Nagdagdag talaga ng sarap. Siyempre, yung bilbilonak, masarap. Ay! Sorry! Bye-bye! Akala ko po, hindi ako nagbablog. Sorry. O, paano? Paki-subscribe ang YouTube channel ni Inday Gigi, ang Facebook page, at ang kanyang TikTok, Kusina ni Inday Gigi. Bye-bye!